Kung isang kwento tungkol sa reunion, pwede po ba magkwento? So 50 years sila since high school. Ilan ang edad? Ilan ang edad? 66, 67 yung mga bata. 65, hindi po ba? Pakitingnan ng mga kapatid katabi. Nasa 50 years na ba yung reunion na yan? Sa pagkita-kita nila, natural sa mga nagre-reunion, ang haba ng kwentuhan. Ano po? Nakita nila kung ano yung pagbabago sa kanila. Dati ang papayat, ngayon, payat, payat pa rin, pero ilaw na lang. Ano po? Sa pagkanto na, medyo na. At may isang napakatandang babae doon sa kanilang reunion. Sabi nila, yes, that's yun. Good. Ayan siya si Pai. Nakita lang ang ganda naman. Pero dati, sabi nila, walang dimples niya, di ba? Kasi sa tayo. Kasi yung open video. Open the window. Open the window. Kaya, okay. Yeah, open this. Tapos ng magandang babae, sabi, ang ganda mo naman ngayon. Oh, ang galing pa ng dimples yeah. Mo. Okay. Ang sabi okay. Niya, hindi dimples yan. Nagpa-facelift kasi ako. Butas ng ilong ko yan. Tapos na po, ang wala sa kwento. Kwento ako pa. Mga kapatid at ng puntos po ang pagbiniraya natin sa araw na ito. Ano po? Ang una, ang reunion nila ang pagtatagpo ni Jesus at ng kanyang mga alaga. Pangalawa, ang Bible study. Po. At pangatlo, ang puntos ni Jesus sa kanila na maging saksi sa katotohanan nito. Una po, narinig natin sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo ay ang pagdating ng dalawang alaga na kung saan yung pagbinasa natin yung unahan nito, ay yung dalawang alagad na ito ay naglalakad. Pagkatapos, kasi umaga, nung hapon, paggabi na, sila po'y naglakad mula sa iyo sa nagpapuntang Emmaus. At habang naglalakad sila, may isang lalaking sumunod sa kanila na hindi nila kilala. Okay? At nakilala lamang siya sa paghati-hati ng tinan. Actually, sa umpisa, ipinaliwanag nung lalaking yun, na ang Mesiyas, at ang sinabi sa kasulatan, ay mamatay at muling mabuhay. Pero hindi pa rin nila nakilala. At nung sila sa Emmaus, inimbitahan nila yung lalaki ito na sumama sa kanila sa bahay. At sa kanilang pagkain, nakilala nila sa paghati-hati ng tinapay na si Jesus pa rin. Pagkatapos doon ay bumalik sila sa Jerusalem. At ito na po ang nangyari. Kinento nila kung anong nangyari doon sa kanilang paglalakbay at nakilala nila si Jesus sa paghati-hati ng tinapay. Habang sila yung nagkukwento, pumasok si Jesus sa gitna. Okay? Ang kwento nito ay versyon ni San Lucas. At pagdating ni Jesus, ang sabi ay, sumainyo ang kapayapaan. Ang unang regalo ni Jesus bilang mula sa kamatayan siya ay muling nabuhay, kapayapaan ang ibinigay ni Jesus. Hindi ang pagsisisi sa kanila. No? Hindi nila sinabi ni Jesus, Pedro, bakit mo ako tinatawa ng tatlong beses? Kayo, bakit kayo tumakbo? Iniwan niyo ako maliban lang kay San Juan. Pero ang unang ibinigay na regalo ng muling nabuhay ay ang kapayapaan. At sinabi ni Jesus, nagugulumihan ang parang mga alagad, hindi sila halos maniwala sapagkat akala nila multo ang kanilang nakita. Nakita na po ba kayo ng multo? Hindi ba? Pakitingnan ng mga katabi. Kasi sabi ni Jesus, ang multo ay wala laman at buto. Ang mga katabi po ba may laman at buto? Kaya hindi po yan yun. Pinapaalam sa kanila si Jesus na siya ay muling nabuhay, hindi siya multo. Sapagkat ang sabi, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kanyang glorified body na hindi sakop. It's no longer sakop ng space and time. Kahit sarado, nakakapasok siya. Pero ang lalim, ano po, hindi natin tapos maintindihan. Kung ano ang glorified body. Sapagkat sarado ang mga pinto, bakit siya napapasok? Kaya ba natin pumasok kahit sarado ang pinto? Di ba? Kaya natin pumasok kahit sarado ang mga pinto?
kaya dibuat sa pintana dalawa. Pero sarado po ang lahat ng ito para nakapasok si Jesus. Ibig sabihin, hindi natin lubos maunawaan at maipaliwan. Okay? Pero siya nakapasok at hindi pa rin sila lubos maniwala at sabi ni Jesus, may makakain ba kayo dyan? Tulad ng pagpunta natin sa mga bahay-bahay, hindi po ba? Pag nag-iimbita, may makakain ba kayo dyan? Ano po? At binigyan siya ng inihaw na isda. Pinakita niya sa kanila ang kanyang mga sugat. Okay? Ang kanyang mga sugat ng tanda ng kanyang paghihirap at ng kanyang kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, hindi niya po inalis ang kanyang mga sugat. May kwento tungkol sa buhay ni Santa Teresa ng Avila na minsan nagpakita daw si Jesus sa kanya. At sabi ni Santa Teresa, hindi ikaw si Jesus. Sabi ng mukhang si Jesus, sabi niya, paano mo nalaman na hindi ako si Jesus? Ay wala akong sugat eh. Sapagkat si Jesus ay may sugat. Medyo mahirap masyado intindihin at medyo mabigat sapagkat ang sugat ni Jesus ay tanda ng ating mga kasalanan. Pero tanda rin ng kanyang sakripisyo para sa pangalawa, dahil hindi masyadong lubos na maunawaan, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang tungkol sa kapusan. Ito po yung Bible study. Po? At ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa Mesiyas. Sapagkat ang Mesiyas, ang sinabi sa kanila ni Jesus, na kailangan magpataan ng hirap, mamatay, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Sapagkat para sa kanila ang Mesiyas ay kailangan hindi mamatay. Sapagkat ang kamatayan ay ang tanda ng pagkatalo. Ang ipinapaliwanag sa kanila ni Jesus, ito yung kalooban ng Diyos ng Mesiyas. Ang sinasabi sa kasulatan ni Moises, sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit, na ang Mesiyas ay magbata ng hirap, mamatay, at pagkasapos sa ikatlong araw, para yung muling mabuhay. Yun po yung katotohanan. At ang pangatlo, ang punto ay, sinabi niya sa kanilang, sa kanyang mga apostoles, kayo ang mga saksi sa katotohanan ito. Tayong lahat ay mga saksi sa katotohanan ito. May napansin kayo doon na isang larawan, isang libuto na nakatayo. Kilala niyo po yan? Kilala niyo ito? Sino po ito? Okay, si San Pedro Calungsod. Yung mga hindi nakakilala po. Siya po ay si San Pedro Calungsod. Kilala niyo na? Okay. So, ang kanyang fiesta ay noong April 2. At dahil April 2 ay nasa off-day po Easter, hindi natin dinisplay. Last Sunday, hindi natin dinisplay dahil Divine Mercy Sunday. At alam natin yung hierarchy ng celebration po at alam nila yun, alam ng mga Sunday. Si San Pedro Calungsod, last Sunday ay dinistribute itong maliit na stampita pagkatapos ng celebration, di po ba? Okay, at dito mababasa natin, makikilala natin si San Pedro Calungsod. Siya ang halimbawa ng pagiging saksi ng ating pananampalataya. Siya ay binatify ni John Paul II noong March 5, 2000 at canonized ni Pope Benedict noong April 2. O, kaya ipinakilala dito anong April 2, 2020. Si San Pedro Calungsod ay isang martir. Kaya may hawak siyang papa. May akina kayong mga santo, may hawak na papa. Ibig sabihin, siya ay isang martir. Siya ay 17 years old lang noong naging martir sa Guam. Siya ay patro ng mga katikista. Yan yung mga katikista natin dito. Patro ng mga kabataan. At patron natin lahat. Sapagkat patron siya ng mga OFW.
Okay. Sana nakatanggap kayo ng ganitong mga testimonya ni Pedro Colomsod. Ito at nandito ang kanyang dasal para sa kanyang intercession. Siya ang isa, marami pong mga santo naging saksi sa pananampalataya, sa katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, tuwing nagdiriwang tayo ng misa, ito po yung encounter, pagtatagpo natin kay Jesus Christ. Yung ating pagtatagpo. At sa selebrasyon natin sa misa, naririnig natin sapagkat ipinapahayag ang kasulatan, ang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. At ang pangatlo, pagkatapos ng misa, tayo'y ipinapadala para maging saksi sa katotohanan. Kaya tuwing misa, nararanasan natin ang pagtatagpo sa muling si Jesus bilang ang resurrected Christ every time we celebrate the Eucharist. It is an encounter. Then, we listen at nakikinig tayo doon sa kwento ng ating kaligtasan. At panghuli, tayong lahat ay ipinapadala bilang mga saksi sa katotohanan. Amen. Magsitayo po sila.